Nabasa ko po kanina dito po sa post nitong si Sir Benji Contreras, ang isa sa mga hinahangaan po nating loyalista vlogger. Alam niyo, napaka-unconditional ng suporta na ito nitong si Sir Benji Contreras. Basically, si Sir Benji retired po ito. Meron pong sariling pinagkukunan po ito sa kanyang pamilya. Mula siyempre sa kanyang dating naging hanap buhay. Isa po kasi siyang engineer. Kaya ito pong pagbablog niya, libangan lang po ito ni Sir Benji. At the same time, siya po ay sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang isang talagang lehitimong loyalista. Kaya I always follow at hopefully kayo din po mag-follow kay Sir Benji Contreras sapagkat marami po tayong natututunan sa kanya. Mga impormasyon na nagagamit po natin every now and then sa ating pagpoprograma sa ating mga channels at pages. At isa po rito, ito pong kinontent niya yesterday. Sabi po ni Sir Benji, sabi ng mga DDS, malinis daw ang Duterte administration. O, pinapaalalahanan po ni Sir Benji, kayong mga DDSheets. Just to remind them, if they have amnesia, here is a record of corruptions under Duterte administrations. O, postscript. PS, wala pa dito yung billions of pesos sa Farmally Anomaly. At baka hindi pa nga naisama rito, Sir Benji, yung sa laptop deals sa nakaraang Duterte administration. Sa bukod ng kanyang post, at bago natin puntahan yung dating balita, kaugnay po nito, nakalagay po dito ang mga sumusunod. Yung 6.4 billion meth smuggling noong 2017, unresolved. 11 billion meth smuggling noong 2018. Grabe, bilyong-bilyong halaga ng illegal na droga na smuggle sa ating bansa sa panahon ng kanyang panunungkulan, pero hindi man lang naresolba. Anong nangyari? Mukhang merong pinaghuhugutan talaga si Arturo Las Cañas para sabihin niya na itong si Rodrigo Duterte ay Lord of all drug lords. Freedom for sale in new Bilibid prisons, unresolved. PhilHealth plunder, unresolved. At saka 40 billion pesos pastillas human trafficking scheme in Bureau of Immigration, unresolved. Ngayon, puntahan natin yung pangako nitong si Rodrigo Duterte. Sa kanyang naging pamamaraan para po kunin ang boto ng taong bayan, tatlo pong flagship program ang inialay niya sa mga butante. Ang labanan ang kriminalidad, labanan ang illegal na droga, at labanan ang korupsyon. Ngunit natapos ang kanyang panunungkulan, hindi naman po nangyari ang mga ipinangako niya. Sabi niya nga rito, if I fail, kill me. Ngayon, basahin po natin ang balita noong July 25, 2021 by Daphne Galvez. Meron po itong titulong Corruption Under Duterte, A Record to Kill For. Manila, Philippines. Pangako nito pong si Rodrigo Duterte, if I fail, kill me. This was Rodrigo Duterte's dare to the public as a presidential candidate then. Should he fail to stop corruption in the first 6 months of his term as president? Anong nangyari? Para sa mga supporter niya, laging nagbibiro itong si Rodrigo Duterte. Kaya huwag niyong paniniwalaan, mga tol, ha? Laging nagbibiro. Huwag paniniwalaan. Tuloy natin. This was back in January 2016. In May that year, he was elected and assumed the presidency a month later. 5 years into his post, Duterte, short of throwing his hands in the air, out of exasperation, admitted eradicating corruption was impossible. Imposible daw na maalis ang korupsyon. Bakit kaya? Kasi yung mismong nagsasalita ay involved dito. Ayun yan. Kay Las Cañas, si Las Cañas sinabi niya sa naging interview sa kanya ng Rappler or ng Verafiles, si Rodrigo Duterte ay
the most dangerous person in the Southern Hemisphere or Philippines. At siya raw po ay Lord of all drug lords. Hindi po sa atin ang galing yan, ha? Kay Arturo Las Cañas po yan. Mapapanood niyo po yan dito sa video ng o podcast ng Vera Files. Oh, baka sabihin niyo eh sa atin ang galing, hindi po sa atin ang galing yan. Ito po yan, oh. Oh, pakinggan po ninyo, ha. Charlton, okay. Interview kay Arturo Las Cañas at sangkot daw si former President Duterte. Pakinggan dito sa interview ng Vera Files columnist na si Antonio Montalban. Ito po ay in-upload noong nakaraang buwan. Siyempre, December 4, 2023, Conversations with Arturo Las Cañas. Duterte is the lord of all drug lords in the Southern Philippines. Unang bahagi po ito at yung ikalawang bahagi ay ito po. In-upload 2 weeks ago. To be more specific, January 3, 2024. At dito sa bahagi ng video na ito, sinabi niya naman kung anong uri ng tao itong si Rodrigo Duterte. Isang mamamatay tao. Ayon po yan kay Arturo Las Cañas. Balik tayo dito po sa binabasa po natin balita. Bakit magiging imposible? Kasi yung mismong lumalaban dito, eh sinasabi ni Arturo Las Cañas, involved mismo. Oh, kayo ang humusga kung paniniwalaan nyo si Arturo Las Cañas, ha? Lucky for him, sabi sa balita, people took his bluff seriously enough to vote for him, but not seriously enough to actually execute his challenge. Oh, eto na, a losing fight. After Duterte drew loud applause for declaring war on corruption during the 2016 presidential campaign, a string of corruption scandals would hound him as he winds up his tenure. List of major corruption scandals under Duterte. Ulitin po natin. Una, 6.4 billion pesos meth smuggling 2017. Yung meth, ito po yung methamphetamine hydrochloride, sa madaling salita, shabu. Inismuggle noong 2017, ang involved po dyan na ahensya at ikinatanggal ng namumuno doon sa ito pong Bureau of Customs. Tanggal itong si Nicanor Paeldon. At inilipat niya lang naman ito sa Bureau of Corrections. At muli, tanggal na naman. Kasi bakit? Na-involved naman dito po sa Freedom for Sale in New Bilibid Prisons. Ito po, itong ikatlo. Yung ikalawa, 11 billion pesos meth smuggling in 2018. Tapos, mayroong PhilHealth plunder, 40 billion pesos pastillas human trafficking scheme. Lahat po yan unresolved. Idagdag pa dyan, syempre, hindi na nakasama dito sa balita, pero yung mga later part ng kanyang administration, yung Parmali deal, at saka yung laptop deal sa Department of Health at saka Department of Education. It is worth noting that his administration was dogged by scandals and allegations of graft and cover-ups in state agencies. From prisons, the state health insurer, immigration, customs, and law enforcement. Few led to convictions or high-profile resignations. To his credit, Duterte did exert an effort to curb government corruption apart from repeatedly expressing his frustration and saying he would resign due to it. In short, puro salita, walang gawa. Kaya maaaring maniwala talaga tayo doon sa sinabi ni Governor Gwen Garcia. Alam niyo si Governor Gwendolyn Garcia, nung binisita po ang kanyang probinsya ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para pasinayaan ang isang proyekto na ipinangako ng nakaraang administrasyon pero hindi natupad at tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos, ang nasambit na lamang ni Governor Gwen Garcia, kilala niya si Pangulong Bongbong Marcos bilang hindi nagsasalita lamang kung hindi gumagawa. Kabaligtaran,
dito sa mga hinahangaan ng mga deletions. Tuloy natin ang binabasa po natin. In 2020, he ordered the creation of a task force to probe corruption across all government agencies, including lawmakers and local executives like mayors and governors. Ang tanong, may nangyari ba rito? Wala rin. Wala. The task force, which was to be led by the Department of Justice, was ordered to focus on the Department of Public Works and Highways. So far, it has received over 200 complaints and has acted on 40 reports since its creation, most of which involve public works projects. No cases have been filed hanggang sa sinusulat ang balita na ito. At alam naman natin na hanggang sa ngayon, wala pong na-file na kaso sa mga yun. Aside from this, Duterte also used his public addresses, which were supposed to be for updates on the government's COVID-19 response, to announce the names of officials either suspended or dismissed due to graft and corruption. He even went as far as naming lawmakers allegedly linked to corruption, but quickly adding that there was no hard evidence against them. That is the difference between Duterte and Marcos administration. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagsasalita, nagbabanggit ng mga tao lamang. Bagkos, ano ang ginawa ng kasalukuyang gobyerno? Kaso muna, bago pangalan. Sa nakaraang administrasyon, pangalan muna at walang kaso. Yung narco list, may nakasuhan ba doon? Mga huwes, prosecutors, police, mga generals pa nga, lima. May nakasuhan ba may isa? Wala. Publicity only. Kasi inuna yung publicity bago yung pagkakaso. E kay Pangulong Bongbong Marcos, sa napakinggan nating pahayag niya nitong nakaraang mga linggo, sabi niya, 177 alone sa NCR sinampahan ng kaso for drug-related offenses like planting of evidence, excessive violence, and unlawful activity. Pero parang hindi yung exact term na ginamit ng Pangulo eh. Ha? Meron siyang eksaktong terminong ginamit. Hindi ko lang maalala bigla. Okay? Now, tuloy po natin ang binabasa natin. He has also fired or at least vowed to fire corrupt government officials even with just a whiff of corruption. Interestingly, while some government officials accused of corruption have resigned, he reappointed them anyway. At yun, isa rito, si Nicanor Paeldon. Hindi may kakaila yun. As Duterte is set to deliver his final State of the Nation address, Inquirer.net looks back at the major corruption issues that plagued his administration and hit the headlines and how he handled the issue. Ito na, yung particulars ng mga binasa natin kanina. 6.4 billion shabu is smuggling in 2017. A total of 605 kilos of crystal meth or shabu worth 6.4 billion pesos was smuggled in the country and got past what should have been tight screening by the Bureau of Customs in May 2017. Anong nangyari, Custom, nung mga panahong iyon? Bakit nakalusot sa inyo ang 6.4 billion pesos na shabu na ito? The billions of pesos worth of shabu, which was lodged in 5 metal cylinders and came from China and went through the Manila International Container Port, was discovered in a warehouse in Valenzuela City, already out of the customs premises, and was seized by the authorities. Oh, nagkaroon ng congressional hearings. Through congressional hearings, it was uncovered that several BOC officials, including then Customs Commissioner Nicanor Paeldon, were allegedly involved in the smuggling, according to the statements by custom broker Ruben Taguba. May nakasuhan ba? Wala.
walang nakasuhan. Instead, inappoint pa ito sa Bureau of Corrections, which mamaya mababasa natin dito. Paeldon was detained from September 2017 to March 2018 at the Senate as well as Pasay City Jail for refusing to participate in the investigation. Even Duterte's son, Paulo, who was Davao City Mayor at the time, along with Paulo's brother-in-law, Manasseh Scarpio, were tagged in the controversy by then-Senator Antonio Trillanes de Port. Nadamay yung dalawa. Sino si Scarpio? Asawa ng ating Vice Presidente sa kasalukuyan. Trillanes also tagged the younger Duterte as a member of the Chinese Organized Crime Gang Triad, claiming the then Vice Mayor had a dragon tattoo on his back. In August 2017, Senator Panfilo Lacson, in a privileged speech, revealed the TARA system in the BOC, where officials and employees received payoffs that have been in place in the agency for a long time. In 2018, Ombudsman Probers found enough evidence to launch a full-blown investigation against Paeldon and several others over the meth smuggling. Paeldon had described this as ridiculous, adding that he felt he was being persecuted. Pero may nangyari ba sa mga investigasyon na yan? May nasampahan ba ng kaso? Alaus, wala. However, the fact-finding panel said there was a lack of basis to charge Paulo Duterte, who has since resigned as Davao City Vice Mayor and son-in-law lawyer Manasseh Scarpio in the case. Duterte refused to fire Paeldon despite the controversies, saying he continued to have full confidence in the former rebel officer as custom chief. He declared Paeldon to be an honest and upright man. Why? Why? Dahil ba nakatulong sa kanyang pangangampanya si Nicanor Paeldon? Kaya hindi niya pwedeng kantiin? Instead, Duterte, in December 2017, reappointed Paeldon as Deputy Administrator of the Office of Civil Defense. Prior pa pala sa kanyang appointment sa Bucor, naging Deputy Administrator sa OCD, an agency under the Department of National Defense, at the height of the controversy over the meth smuggling in the BOC, which had prompted Paeldon to resign as commissioner. Duterte assigned Isidro La Peña, another military man, to replace Paeldon at the BOC. Paeldon served in the OCD from December 2017 until October 18. After Paeldon's stint at the OCD, Duterte had him transferred to the Bureau of Corrections as Director General. And doon na ulit pumasok ang isa pang korupsyon under the Duterte administration. Not even a year after he was officially appointed, Paeldon was again embroiled in a controversy that was triggered by news that convicted rapist murderer Antonio Sanchez was set for early release. Ito na, yung GCTA for sale scheme in 2019. Para bigyan kayo ng backgrounder, ano ba ang ibig sabihin ng GCTA? Good Conduct Time Allowance. Sa madaling paliwanag, kapag ka ang isang bilanggo o persons deprived of liberty ay nagpapakita ng mabuting asal o behavior, conduct, doon sa loob ng kulungan, siya po sa bawat buwan ay bibigyan ng kaukulang araw na ibabawas doon sa kabuuan po ng kanyang sintensya. Kaya sa madaling salita, mapapaaga ang kanyang paglaya kung buwan-buwan na bibigyan po siya ng GCTA. Pero hindi po ganun ang nangyari. Sapagkat ang naging alegasyon, ipinagbebenta pala ang GCTA. GCTA for sale scheme in 2019. The 2019 controversy surrounding the good conduct and time allowance was catapulted to the limelight when Sanchez was reportedly set to be released as beneficiary of the law. Sa mga hindi nakakakilala dito kay Sanchez, ito yung nanggahasa at pumatay. Pagkasama ng boyfriend nung kanyang ginahasa, pinatay niya rin. This led to the sacking of Paeldon and Duterte ordering
1,900 freed convicts to surrender. So, pinabalik nila. Duterte gave 15 days to close to 2,000 convicts of heinous crime or release early due to good behavior to surrender. He also said he would offer a 1 million bounty to anyone who could give information that would lead to the capture of a heinous crime convict. However, the issue further opened a can of worms, especially after the Senate decided to probe the issue. It was found that there is an alleged racket in the New Bilibid prison where officers offer convicts freedom for a price. At napakahaba pa nito, mga tol. Di ko natatapusin pa. Now, binalikan lamang natin ang artikulo na ito mula sa Inquirer.net para ipakita dito sa mga DD sheets na ito na hindi perpekto ang inyong tatay. Kung kayo napapansin ninyo ang imperfections ng Marcos administration, dapat napansin nyo ito sa panahon ng tatay ninyo. Puna kayo ng puna kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, wala man lamang kayong maibato na matibay na ebidensya para sa sinasabi niyong pagkakamali ng Pangulo. Eh dito ang linaw-linaw, merong ebidensya. Pero parang naglahong parang bula. Bakit? Dahil ang mga involved ay pinagkakatiwalaan itong si Rodrigo Duterte. Ganyan ba kayo kabulag, mga didishits? Tapos kung anong-anong issue pinagbababato nyo ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos, mga recycled issue. Dahil wala kayong makitang malalim na dahilan para ibato sa ating Pangulo sa kanyang pamumuno sa kasalukuyan. Kaya yung mga recycled issue, ibabato ninyo sa kanya. Like si Pangulong Bongbong Marcos, addict. Naniniwala kayo sa isang tao na saksakan ng sinungaling? Naniniwala kayo dito kay Maharlika na saksakan ng sinungaling? Na siya mismo umamin na hindi niya napanood ang video pero pinaniniwalaan ninyo? Ano ang sinabi ni Maharlika? Ah, siya mismo hindi niya napanood ang video tapos maniniwala kayo sa kanya? By the way, wala po sa akin ang pulboron video. Okay, hindi ko nakita. Ganyan kayo katanga at mga utu-uto, mga didishits. Di naman nakita ni Maharlika. Tapos merong pinapakalat na naman itong kasinungalingan. Kasinungalingan niya, naniniwala ako, pero kailangan sagutin niya ni Senator Amy Marcos. Bakit? Ano ang sinabi nitong si Maharlika? Si Senator Amy Marcos, ang kanyang source kung bakit merong kumalat na pulboron video. Although kasinungalingan yan, eh dapat sagutin niya nitong si Senator Amy Marcos. Hindi na usapin politika ito, usapin na ninyo ito bilang magkapatid. Walang problema sa magkapatid kung ito'y nakakatampuhan. Pero ang tatraidurin mo ang iyong kapatid, hindi yung katanggap-tanggap. Pakinggan ninyo ang vlog nitong si JDB Vlogger. Magandang araw uli sa inyo mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan natin ngayon itong na-reveal na source ng pulboron video. At wala pong iba kung hindi ang lola nyo. Hindi ho. Si Amy Marcos po ang source ni Maharlika sa pulboron video. Siyempre, hindi naman niya nagmula kay JDB. Merong ebidensya. At ano ang ebidensya? Panoorin natin. Pagpatuloy po natin. Yan. So, hindi po ba etong si Maharlika ay nagtaning ng pecha? January 1, January 5, ilalabas nila. Ang maglalabas po pala, ito pala si Amy. Pakinggan niyo po ito. Tatayuan ko lahat ng mga statement ko. Hey! Si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang taning mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Okay? Nang
na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Although kasinungalingan yan, sagutin mo yan, Senator Amy Marcos. Kasi hindi ka katulad ni PBBM na tahimik. Kapag ka ang mga Duterte inaatake, nandyan kayo. Pinagtatanggol nyo kagad ang mga Duterte. Ito, harap-harapan kang sinisiraan ng tao. Anong masasabi mo dyan, Senator Amy Marcos? Basta ako, hindi ko iboboto si Senator Amy Marcos. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat, Charlene Kim, sa membership mo at sa lahat ng mga members po natin sa YouTube, subscribers po natin sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po, sino-sino po ba ang mga kasama po natin sa oras na ito? Si Roger Remigio, paano magkakaroon ng hustisya sa Duterte admin? Mostly lahat ng inilagay niya sa admin niya, kahit mali, pinagtatanggol niya kasi pinakikinabangan niya, top 1. Basta kalabanan niya sa negosyo at politika, kinakasuhan niya o bigla na lang nawawala sa mundo. Pedradohan Nita, Albert Granada, Alicia Macaso, Noto Duterte. Ako, inuulit ko mga tola, hindi ko iboboto si Senator Amy Marcos hanggat hindi siya nagbabago sa treatment niya sa kanyang kapatid in public. Yan ang masasabi ko sa inyo mga tol. Hindi ko iboboto si Senator Amy Marcos at hindi ako magpapagupit dahil ako'y ang suporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nyo matutumbasan. Salamat at nandyan kayo, sumusuporta kay Pangulo. Magkakaiba tayo ng kaparaanan sa pagsuporta. Pero sa aking pananaw, ang pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos walang makakatumbas sa aking paniniwala yan. Siyempre, sa paniniwala nyo, ang suporta ninyo kay Pangulo, ganun din. Hindi rin kayang tumbasan ng kahit sino. Oh, maraming salamat. Shoutout po sa inyo. Sino-sino ba ang mga kasama po natin sa oras na ito? Shoutout. Oh, hindi, doon na lang pala ako mag-shoutout sa ating isang page. Lipat na tayo sa gusto nyong lipatan. Ako po ay mag-shoutout sa Top 1 Updates Facebook page. Kung pwede po kayong lumipat doon, kwentuhan tayo ng bagya habang nag-i-edit ako, e lipat na lamang po kayo. Hanggang dito na lamang mga tol, shoutout sa inyong lahat. Ipagpapatuloy ko ang shoutout.